Hello guys, welcome back to our channel. Ngayon guys, meron naman tayong isi-share na bagong video natin tungkol naman sa high voltage diode. Trabaho nitong high voltage diode guys, para i-rectify niya yung high voltage power supply ng isang microwave oven para sa magnetron. Yun ang trabaho ng high voltage diode. Ang value niya is alagay rito, T3512H. Pag ginugol mo siya, lalagay yung stick niya. Siguro yung 35 is 350 milliampere. Yung 12H, ayun yung 12,000 volts. Ibig sabihin, 1.2 kV. Yeah, 1.2 kV. Kasi yung isa, 9H, 9 kV, 9,000 volts. Ito naman, 12H, ibig sabihin, 12,000 volts or 1.2 kV. Ganun ka taas yung voltage, kaya tinawag na high voltage diode. Ang trabaho niya, nire-rectify niya na maging DC yung high voltage power supply ng isang microwave para sa magnetron. Ngayon guys, ititest natin to gamit ang digital multimeter. Kung mapapansin nyo sa digital multimeter natin, naka-diode mode. Kaya check natin. Yung diode natin, meron siyang tinatawag na anode, cathode. So, nakita natin dito sa anode, tapos sa cathode, hindi siya pumalo. Ibig sabihin, open circuit ang diode natin. Ngayon, i-reverse natin yung T-spread, papalik na rin natin. Yung pula sa anode, ilalagay natin sa cathode. Tapos yung black, dito sa anode, sa cathode. Ganon din. Ngayon, kung isipin mo, kung di ka familiar sa mga ganito, isipin mo na open, sira yung high voltage diode. So, papaliwanag natin kung bakit hindi mate sa ordinaryong kagaya ng digital multimeter, kung bakit hindi pumalo yung multimeter natin. Mamaya, papaliwanag natin. Kukuha uli ako ng isa pang tester, ang analog multimeter naman. Ngayon guys, susunod naman natin itetest sa analog multimeter. Itetest natin. Hunayin natin sa 1K. Kagaya lang doon sa digital, ganun din ang gagawin natin. Itetest natin kung papalo siya. Yan, hindi siya pumalo. So ngayon, babalik ka rin lang natin yung diode at itetest natin kung papalo, hindi rin pumalo. Ngayon, itatas naman natin sa range na 10K, ay times 10. Na kung mapapansin nyo, naka-times 10 tayo. Ganun din, hindi rin siya pumalo. Tapos sa 100 times 100, hindi rin siya, ayan, hindi rin siya pumalo. Kahit nagunting galaw ng multimeter, ng pointer, hindi siya gumagalaw. Sa times 1K, tingnan natin, ayun, ganun din. Hindi rin gumagalaw yung pointer ng analog multimeter. Wala siyang deflection. Ibig sabihin, open circuit pa rin yung function ng diode. Ngayon ang tanong ko, bakit hindi matest sa digital at sa multimeter yung high voltage diode na hawak natin? Ganito yung guys. Ulitin natin, bakit hindi kaya? Bakit hindi matest yung high voltage diode sa times 1, times 100, times 10, times 100, times 1K, itong high voltage diode natin, pati na sa digital multimeter. Kasi nga, kaya hindi natin matest siya dahil yung junction voltage ng high voltage diode na ito is mas mataas kumpara doon sa 3 volts lang na supply ng digital or analog multimeter natin. Naunawaan nyo guys, kung bakit din natin matest itong high voltage diode, kasi nga, mas mataas ang supply ng junction diode na to kumpara sa supply battery ng mga multi at digital tester natin. At sukatan natin kung ilan. Kasi itong digital, ang supply nito is 3 volts lang. Tapos, test natin ito kung ilang supply yan. Lang natin dito sa ilalagay natin sa 20 volts DC.
titingnan natin yung supply ng digital. Punta muna tayo sa times 1. Ngayon guys, ang pag-test nito, babalik na rin natin. Itong negative ang magiging positive at saka yung positive ang magiging negative. Ganyan lang siya. Mapapasin yung digital natin, sa times 1, meron siyang 2.97. Kasi yung battery nitong ano natin, digital, yung battery na mamurahin lang. Kaya medyo hindi siya kulang ng voltage. Dapat 3 volts. Okay, sige, pakita ko muna. Papakita natin yung battery kung saan meron tayong analog multimeter. So guys, ito yung laman ng mapapasya yung battery natin, yung may ng klaseng battery lang. Yung King Giver. Yung taglimang piso sa tabi-tabi. So ngayon, hindi mo natin sasara. Iano muna natin. Tulad ng sinabi ko, itong pula, titingnan natin yung supply dito sa negative ng analog at ang itim dito sa positive ng analog. Yan, kung mapapansin nyo, meron siyang 2.97 volt. Ngayon, itataas natin sa times 10. Mapapansin nyo, ganun din. 2.97, hindi nagbago. Ngayon, itataas naman natin sa, kukorek lang natin guys, 2.79. Nabaliktad yung pagbasa ko sa times 10. Ngayon, itataas naman natin sa times 100, ganun pa rin. 2.7879. Naglalaro sa 2.7879. Pero, 3 volts yan. Gawa lang siguro na mainan na yung battery natin. Tapos, sa times 1K, ganun din. 2.74. Yun ang dahilan kung bakit hindi ma-test ng multimeter sa digital multimeter yung high voltage diode. Gawa nga na mas mataas ang junction voltage ng diode kumpara sa supply voltage ng mga analog at digital multimeter natin. So, paano ba iti-test? Okay, bago yung pupunta muna tayo sa times 10K. Ito guys, pansinin nyo to. Times 10K. Gusto ko ipakita kung ilan naman yung voltahe lalabas. Kung mapapansin nyo guys, ayun, 8.87. Ibig sabihin, 9 volts yan. Pagdating sa 10K, ang supply niya is 9 volts. Ibig sabihin, kaya niya na itest ang high voltage diode kasi mas mataas na yung battery supply kumpara sa junction supply ng high voltage diode. Sana nag-guess nyo. Ngayon, sa pamamagitan ng times 10K, itetest natin yung diode. Test natin yung diode guys. Kukunin ko lang to. Tapos ililipat ko lang itong test probe dito sa analog multimeter. Tapos ititest natin yung high voltage diode. Ito guys, ititest natin to sa pamamagitan ng times 10K kung saan meron siyang supply na 9 volts. Anode, cathode. No deflection yung analog multimeter. So gagawin natin, babaliktarin lang natin yung test probe. Test probe natin, ayan, pumalo siya. Ibig sabihin, naka-forward bias na yung diode natin. Ibig sabihin, di na siya open circuit. Tumalo na yung current sa kanya. Ibig sabihin, nag-function na yung diode. Pag sa reverse polarity, no deflection siya. Pero sa forward bias, pumalo siya. Ibig sabihin, closed circuit na. Kumbaga, talagang nag-function na yung diode natin. Yun ang dahilan kung bakit pag tinest mo siya sa digital, ayaw gumana dahil nga mas mababa yung supply voltage ng digital multimeter. Sa analog, ganun din. Sa times 1, times 10, saka times 100, times 1K, nasa 3 volts lang ang supply battery ng tester. Kaya hindi niya kaya itest yung high voltage diode natin. Ngayon, meron pang isa rito. Eh kung mapapansin nyo, sa 9 volts supply, gumana yung high voltage diode natin. Meron pang isang, gagawin ko rito, i-off ko lang, kukunin ko yung 9 volts battery para i-test natin gamit ang 9 volts battery. Gagamitin ko lang to guys, tong ano, test probe. Ayan. Isang paraan pa guys, kung paano i-test ang high voltage diode, kinuha ko lang yung 9 volts battery ng analog multimeter. Gamit lang itong analog kung saan mapapansin nyo, itong maliit ang positive, itong malaki na to ang negative. Yan, mapapansin nyo negative. Negative, positive,
ng positive ng isang 9 volts battery. Ayan guys, 7.84 na lang. Ayan o, mahina na yung battery natin. 7.84 na lang. Sabi, mahina na. Ganito ang isang paraan ng pag-test ng high voltage diode gamit ang 9 volts battery. Ganito lang. Itong negative, ilalagay natin yung negative test probe. Tapos itong anode, cathode. Yung uwi ng flow ng current mula rito sa anode, papuntang cathode. Ibig sabihin, naka-forward bias siya. So ngayon titingnan natin. Kung mapapansin nyo guys, ayan, meron siyang 4 volts na bumaba pa, 3.87. Ngayon, mabalikta rin natin kung magpo-flow pa rin ba yung current niya. Ayan guys, 0-0. Ibig sabihin, pag naka-reverse polarity siya, hindi dadalo yung current sa kanya. Kailangan naka-forward bias siya para dumalo yung current sa pamamagitan ng high voltage diode. Kaya lang kung mapapansin nyo, yung 9 volts battery, ayan, yung 9 volts battery, 7.81, nag-drop. Bumaba pa siya ng 4 volts. Ulitin natin. Nag-drop siya. Ayan, 3.96. Ibig sabihin, mayroong component sa kanya kung saan inadrop niya yung supply. Subukan naman natin sa ibang diode. Ito guys, tingnan natin dito. Meron akong IN4007. Tingnan natin kung magdadrop. Ulitin natin, ang supply ng battery is 7.81. Tatry natin dito. 7. Parehas lang. Ibig sabihin, hindi nagbago yung supply. Gamit ang IN4007. Pero dito sa high voltage diode na to, pag tinest natin, bumababa yung supply niya. Ayan. Bumababa yung supply niya kasi high current, high voltage tong diode na to. Yun ang dahilan kung bakit nagda-drop ng supply. Ngayon guys, meron pang isang paraan. Ito ba kaya itis sa naka-series na ilaw? Kasi ano na tayo, theory. Sabi nga, pagka naka-forward bias, saka lang magpo-flow yung current. Pag naka-reverse bias siya, naka-block lang yung current sa kanya. Ibig sabihin, hindi tutuloy yung current. Gawa nga ng, ang ano ng diode is parang one-way bulb. Ibig sabihin, sandiretso lang. Walang pabalik. So, yun ang dahil na kung bakit yung iba, ginagamit siyang protection sa mga battery, sa mga power supply, para pagka nagkaroon ng reverse polarity sa supply, walang masisira na component kasi ibablock na ng diode natin. So, ganito natin. I-experiment natin kung paano gumagana ng diode ayon sa kanyang theory. Muna gagawin natin, alimbawa, ito yung dilaw. Tapos, ito yung line 1 at ito yung line 2. Ang value nito, T3512H. Ito, series bulb. Ito guys. Subukan natin sa ganitong setup. Tabi ko lang to. So guys, subukan natin sa ganitong setup. May naka-series na bulb. So guys, naka-series na bulb to. Ayun. Ngayon, titingnan natin guys, ito siya. Anode, cathode. Titingnan natin kung yan. Tapos, yan. Ibig sabihin, umilaw lang kasi parang pinag-short mo lang din eh. Line 1, line 2. Parang pinag-short mo lang yung diode. So ngayon, ang gagawin natin, para may pangontra sa kanya, gagamit tayo ng isang diode. Kanina guys, yung sinubukan natin, parang pinag-short lang natin siya. Parang ganito lang nangyari guys eh. Ngayon, kukuha tayo ng isa pang diode para pangontra, magkasalungat sa dalawang anode cathode. Ito kasi para siyang pagdating dito kasi, magtutuloy-tuloy pa rin siya kasi gawa nga ng naka-forward bias yung dalawang diode natin. Ito muna yung una-una ang ano natin, theory. Ito yung may guhit yan. Ito to may guhit. Makikita nyo may guhit na yan. Close up lang natin. IN407. Yan. Ito yung anode, cathode. Ito yung lalagay natin sa kabila. Tapos, titingnan natin guys, ayun o.
Ibig sabihin, nag-switch pa rin siya. So ngayon, babalik ta rin natin. Ang gagawin naman natin ngayon, ganito. Kung makikita nyo itong guwit na yan, babalik ta rin natin, ilalagay naman natin sa kabila. Magkasalubong naman silang dalawa ngayon. Pagsasalubungin natin kung magtutuloy-tuloy pa rin ba yung current niya. Parang ganito guys, yan ganyan. Ito, naka-series na bulb, ito yan. Tapos yung diode na to, ito yun. Tapos yung isa ito. Tingnan natin. O hindi siya nag-switch. Ayun guys, o. Kasi nga, kontra siya. Ibig sabihin, protection din itong diode na to para sa mga short circuit, para sa mga polarity protection circuit din siya matatawag. Kaya yung diode na to, ang madalas ginagamit para sa mga short circuit protection. Kaya kung papansin ninyo, binaliktad natin, ginawa natin itong anode, cathode, tapos anode, cathode. Para yung cathode ang magkaharap, hindi nag-on yung circuit ito. Hindi umilaw yung bumbilya. So ngayon, ibabalik natin. Ayan guys, mapapansin nyo, ayun, close up lang natin. Ito yung may guwit, ayun. Ito yung may guwit. Magkasalubong sila para yung cathode. Magkabilang dulo para yung anode. Hindi siya nag-switch. So ngayon, ibabalik natin. Kahit naman pagbaliktarin natin to guys. Kahit pagbaliktarin man natin, ayun. Ayan, kahit magpagbaliktarin natin, ayan. Ayan, magkasalubong hindi. So ngayon, iaano lang natin itong isa, gaganyan lang natin. Yan, tapos pareho na siyang anode, cathode. Para naka-forward bias na siya, yan. Naka-forward bias na siya. Kahit hindi naman to guys, kahit hindi naman high voltage diode, kahit anong diode, pwede natin matest sa pamamagitan ng series valve. Ito meron akong 5408. Na diode. Make sure lang guys, na yung gagamitin yung diode is nasa 300 above EC. Make sure lang na 300 above EC. Baka mamaya ilagay yung diode, yung mga mababa lang yung tingnan nyo na lang sa spec. Yan guys. Ayan. Yan ang ng diode, theory ng diode. Pag naka-forward bias, ibig sabihin, current can't flow. Pag naka-reverse bias, current cannot flow. Ibig sabihin, pinablock niya lang. Hindi, para sa inyong kung tawagin, open circuit pa rin. So ito guys, ulitin lang natin. Tapos ito naman, isasalubong natin pareho siyang cathode. Ito naman, pareho siyang anode to anode, cathode to cathode na magkabilang dulo. Ganon din. Hindi rin siya nag-switch. Kung mapapansin nyo, ayun o. O, hindi rin siya nag-switch. Ibig sabihin kasi, magkasalungat. Kailangan ng diode, isa lang siya parang tinatawag na one-way bulb. Sana guys, may nakuha kayo sa tutorial natin ngayon. May nakuha kayong lesson, panibagong lesson, kung paano mag-test ng diode gamit ang series bulb sa high voltage diode gamit ang 9 volts battery. Yun lang guys, salamat.